Yung education, yes. I mean, partly blame siya because of kung anong meron tayo ngayon sa learning crisis. Pero yung learning kasi, hindi lang siya nasa apat na corner ng classroom eh. I mean, sana paglabas ng mga bata, yung mga magulang patuloy pa rin silang nag-guide sa mga students nila on what's right from and what's wrong. Alam mo yan, parang hindi lang sana siya nakakahon sa classroom. So yung learning sana continuous siya. And then of course, yung local government natin, I mean, 'di ba, parang okay sa school Department of Education. Pero sana paglabas ng school, whole of society na siya, whole of government approach siya. Like for example, itong mga community natin, itong mga local governments natin, paano nila ma-supplement pa yung mga learning na makukuha ng mga bata sa school na hindi nila nakukuha paglabas nila. And then of course, yung mga nanay at yung mga tatay, and even yung mga kapatid natin or mga tito-tita, sana maging good role model sila, especially in this time of disinformation and social media. Parang pag may nakikita tayo na mali na sineshare ng mga kamag-anak natin na estudyante, sana, alam yan, let's take the first step to correct them and sabihin natin kung ano yung mga, kung bakit siya mali. Alam mo yun, parang sabi nga nila, yung take every opportunity para makapag-correct ka ng mga maling bagay. So yun, sana mag-start yun sa mga pamilya natin.